ito ang opisyal na pahayag ng Department of Education kaugnay ng pagpapatupad ng limitadong face-to-face class. Minibigyan ng kapangyarihan ng mga batas ang Pangulo na magbigay ng pinal na desisyon sa mga polisiya patungkol sa edukasyon. Kaya, susunod ang kagawaran ng edukasyon sa desisyon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na palawigin ang hindi pagpapahintulot sa pagpapatupad ng pilot face-to-face classes. Ayon sa Deped, naiintindihan nila ang pagkakaroon at pamamahagi ng mga bakuna sa ating bansa ay isa sa mga mahalagang dahilan sa naturang desisyon. Sa ngayon, patuloy pa rin naghahanda ang Deped ng mga plano sa gawain ito kung pahihintulutan man ito ng Pangulo sa mga susunod na buwan. Inilahad din ng Department of Education nitong nakaraan ang mga mahihigpit na kondisyon kung saan kasama ang mga sumusunod. Una, gagawin lamang ang pagpapatupad ng pilot face-to-face classes sa mga lugar na may mababang banta ng virus o ang mga lugar na nasa ilalim ng Modified General Community Quarantine o MGCQ. Pangalawa, nararapat lamang na magkaroon ng nagkakaisang responsibilidad ang DepEd, lokal na pamahalaan o LGU, mga magulang o guardians at mga magbabahagi ng serbisyo sa transportasyon. At ikatlo, susundin ang mga mahalagang panuntunang pangkalusugan at pangkaligtasan sa mga tahanan sa kanilang biyahe papunta at mula sa paaralan at sa loob ng mga paaralan. Kinilala na rin ang 1,904 na pampublikong paaralan sa buong bansa na maaaring makasali sa nasabing pilot study ng limitadong physical classes. Patuloy pa rin nakikipag-ugnayan ng DepEd sa mga nasyonal at lokal na otoridad at mga eksperto sa kalusugan, magulang, guro at tagapaghatid ng serbisyo. Nagsimula na rin kumonsulta ang DepEd sa iba't ibang stakeholders upang kilalanin ang mga pagsubok sa distance learning setup at ang mas mahalaga, ang patuloy na pakikipagdialogo sa ating mga lider, estudyante at mag-aaral upang magsagawa ng mga estratehiya at polisiya na makabubuti sa kanilang kapakanan sa gitna ng panahon na ito.